Sa Pilipinas, napakahirap maging disente. Malinaw ng banto sa ating lahat ng mga disenteng tao. Simpleng lang daw mabuhay at sa kulambo daw natutulog. Yun pala, siya ay isang taong bastos. Sabi ni Presidente, tayo daw ay mga destabilizers. Si Presidente ang destabilizer. Dinidestabilize niya ang pagtindig natin ng may respeto sa sarili. Walang anomaly. Walang anumang pandarayang nangyari in the 2016 election. Sumama ako sa liberal dahil sa paniniwala. Niniwala ako sa mga prinsipyo ng partido. Nagulat lang kami nung kinuyog kami ng grupo ni Jim Paredes. They took our banner which stated that we support President Rodrigo Roa Duterte. Nagulat kami kasi, alam nyo, for the longest time, Jim Paredes and the others there are saying that they're for decency, they're for goodness here in our country. Tapos nilapitan kami, tinulak yung tiyan namin, tapos biglang agaw ng tarpaulin namin. You posted in a Twitter that EDSA is free for all. EDSA is for everyone. EDSA is for all Filipino people. So, kami po dito, mga supporters ng Pangulo, we're also part of the Filipino people. Mas madami nga po kami kaysa sa inyo eh. Maraming walang bayad. This is bastusan. Bastusan ito. Desisyon na ilibing ngayon si Marcos Ilibingan ng mga bayan. Shock, anger, outrage. Hindi ako makapaniwala na talagang ganun kahayop sila. Kahayupan talaga ito. Ibalik natin ang Pilipinas sa mga disenteng tao. You want to defeat me as bastos? You can have your day.